Hello everyone! Welcome to my mom's vlog, and today meron na naman tayong i-unbox ngayon ang Infinix Note 8. So, ito guys yung mga nakaraan nating in-unbox. Kung sumusubaybay kayo sa channel ni Smiley Miles, ito ang Oppo A12 at ang Oppo na A94 na kung saan ito ay ginagamit natin pang videography ngayon. So, ngayon, titignan naman natin ang Infinix Note 8. So, yan guys yung nagpahiram sa atin. Shout out kay Ate Novem. Yan guys. This is the specs, 128GB plus 6GB of RAM. Tapos meron pa siyang 6.95 inches dual Infinity O display. Yan guys, yung nakikita nyo, ito guys, naka-punch hole na siya sa halagang 7,500 lang. Yung 7,500, meron ka ng dual cam, meron ka ng 6.95 inches dual Infinity O display at 128GB of RAM and 6GB, ay baliktad pala guys, 128GB of ROM and 6GB of RAM. So ito yung mga key specs niya na pinagmamalaki naman ni Note 8. So ito nga, 128.6 GPS Wi-Fi Bluetooth. So Wi-Fi is dual band na siya guys ha. Take note, dual band, malaking tulong tong dual band na to kasi mas mabilis yung sagap niya kapag dual band ang smartphone nyo. Battery capacity 5,200 mAh, so ganyan siya kalaki guys. Biruin nyo. Sa halagang 7,500, meron ka ng battery na 5,200 mAh. So, operating system is Android 10, so may dark mode na rin, asahan nyo. Front cam is 16MP FF+ 40 lens with dual flash light. Yan guys. So, yung isa niyang kapartner dito na camera ay bokeh effect. So, sa rear cam, meron ka ng 64MP portrait lens plus macro lens, AI lens with quad flash light. So, quad siya guys. Meron siyang portrait, macro lens, and AI with quad flash light. Guys. Tapos meron din siyang processor na MediaTek Helio G80. Sa halagang 7.5, naka-Helio G80 ka na. Pang gaming talaga yan guys. Network, meron siyang 4G, 3G, and 2G. Yan guys. Tapos ito yung nipis niya, 8.95mm. Tapos yung display niya ay 6.95 HD dual Infinity O display, yung pinagmamalakan niya guys. At ang nakikita ko lamang na downside niya ay ang 720p resolution. So, hindi natin kailangan magreklamo dyan kasi 7,500 lang naman yung unit. Tapos ito yung mga sensors niya. G-sensor, C-compass, L-sensors, proximity sensors, fingerprint, and gyroscope for gaming. Yan guys. Ito yung mga pinagmamalakan niya guys ha. Tapos, yung 5,200 mAh na battery, meron na rin 18 watts na partner. Ayan guys, buksan na natin. Infinix Note 8. So, wala na siyang plastic kasi nabuksan na siya sa store. So, tara. So, ito yung bugan dyan sa atin guys. Ayan guys, yung unit kagad. Sabi muna natin to. Infinix Note 8. So, nandito yung mga pinagmamalaki niya. 6.95 Infinity O display, Helio G80, 64MP, Ultra HD, 6 cameras. Wow, 6 cameras. Tapos, 5,000 mAh power marathon tech embedded. And guys, ito naman yung back niya guys. And guys, ganda siguro nito pag tinanggal natin, no? So, dahil wala pa tayong carbon, guys, hindi ko pa mapapakita sa inyo. Pero ito yung back niya. Tignan nyo, guys, ang ganda. Make it now. Ito yung apat yung na camera. So, nag-sign si Ate Novem. Tanggalin ko na daw. Tignan natin, guys. Peel out. Wow! Ang pogi, guys. Tignan nyo, guys. Meron siyang parang cut dito. Tapos, Infinix yung branding. Tapos nakalagay dito kung saan siya gawa.
Tapos 64MP nakalagay, AI quad camera, designed by Infinix. So ito yung design niya sa likod. Talagang hindi kayo papahiya ng Infinix, no, kapag dating sa design. May laban siya sa A94, guys. Kita niyo yan? Okay. So sa baba niya, meron tayong speaker grills, USB Type-C sa halagang 7.5 ulit. USB Type-C, super panalo na. Tapos audio jack, mic. Sa taas naman, wala tayong makikita. Dito naman sa kabila, ang SIM tray na hindi hybrid. Hindi siya hybrid, guys, ha. Pag in-open nyo to, dual SIM na, meron ka pang expandable memory card up to 256. Tapos, meron na siyang fingerprint scanner. Nandito siya, guys, sa power button. And ito yung volume button. Okay. So, ito, guys, yung likod niya. Napakapogi. So, tignan na natin, guys, para makita nyo na din. Wait lang, tignan muna natin pala yung naman ng box. So, sa halagang 7.5, meron tayong SIM ejector pin, meron na rin tayong jelly case. Yan, guys. Super generous talaga ni Infinix, no? Yan, guys. So, sa mga nagtatanong ng brand na to, sa mga hindi pa kilala ang brand na to, nagpapakilala pa lang sila sa merchandise kasi nga bago pa lamang sila sa merkado, kaya ang mumura ng unit nila. So, ang quality na to, feeling ko may hahalin tulad to sa quality ng Oppo, Xiaomi, and yung mga Huawei phones natin. Ayan, guys. Meron tayong cable na USB Type-C. Type-C yan, guys. Type-C. Sa halagang 7.5 ulit, naka-Type-C ka na. Sang ka pa. Tapos, power brick na 18 watts fast charging. Diba, guys? Sulit na sulit yung pera nyo dito, guys. Kung nagsasabi. Tapos, meron pa tayong, wow, may earphones pa. Budget phone? Earphones? Mahahawakan mo, quality din, no? Hindi siya chippy pie tignan. So, yun lamang, guys. Pasok na natin to dito sa loob. At explore na natin ang smartphone. Guys. So, balatan ulit. Wow. So, yun, guys. Meron na siyang pre-installed na screen protector. Buksan na natin. So, ganyan siya pagbukas. Infinix powered by Android. Gaya ng typical na smartphone. Kasing quality ni Oppo, Xiaomi, Vivo, Huawei, XOS. Okay. Ito yung OS niya, guys. XOS. So, yan, guys. Nalagyan na siya ng password. Tignan nyo kung gaano kabilis yung fingerprint, ha. Tignan nyo. Ah, wait lang. Bawal pa pala. Ito, pakita ko sa inyo. Kailangan muna palang i-type, guys, yung password nyo bago natin subuksan yung phone at bago magamit yung fingerprint. Pero ito yung fingerprint nya, guys. Ganun siya kabilis, guys. So, out of the box, meron na siyang XOS launcher. So, yan, guys, XOS launcher. So, dahil nga ayaw ni Maring Novem ang XOS launcher, nag-download tayo ng iPhone launcher. So, pumunta tayo sa settings. Mukha daw chipipad kasi yung XOS launcher. And out of the box, meron na tayong storage na 106GB plus yung mga bloatware apps niya pa. Ang daming bloatware, guys, oh. Pag dinilit mo pa lahat yan, madadagdagan pa to. Kanina, nakita ko kanina to nasa ano eh. Nasa 111. Ang kanyang storage, out of the box, 111. Tapos meron tayo 6GB of RAM. So, ganyan siya, guys. Pakita natin ang kanyang brightness. Yan. So, ito siya, guys. This is the camera. Pakita muna natin ang kanyang camera. Ito yung camera niya, guys. So, nakita niyo naman yung camera niya, guys. Tapos, ito yung smoothness niya, guys.
Hindi ko alam kung merong screen refresh rate yung speed ng scrolling niya. Pero ganito siya kabilis. Pero feeling ko 60Hz lang to. Pero smooth na din guys, smooth na din. Para sa 7.5 na smartphone, smooth na din. Tapos nagulat din ako guys. Tignan natin yung flashlight niya, napakalakas. Compare sa A94 na in-unbox ko. Kasi apat yung LED na ito sa likod eh. Apat. And guys. This is the bloatware apps. Yan, dami yung bloatware. And meron pala akong ipaparinig sa inyo. Kung dito makikita natin yung ano. Yung kanyang tunog. Ito siya guys. Infinix Note 8. Ito siya. Kita nyo guys, narinig yung tunog. Nga pala guys, dual speakers na rin ang ating Infinix Note 8 dual speaker guys. Super sulit talaga. Ito guys, yung sounds niya guys. Ganda niya guys. Tapos ang medyo nakitang downside ko lang dito ay ang display niya kasi naka 720p lang namang siya. So titignan natin kung quality pa rin ba pang YouTube ang 1080p ay. Sorry wrong. 720p ni Infinix Note 8. So ito siya guys. Ito siya guys. Ito yung full screen niya. So maganda naman yung colors. Hindi pa ito naka-advance ha. Ito na itipin natin. Magun yung kagandang kanyang colors guys. Kahit na masasabi nyong 720 lamang. Mababa ang pixel density. Pero tignan nyo naman kung gaano kalinaw. Not bad na rin for its price guys. So yun naman guys. Maraming salamat sa panonood. Like, share, comments, and subscribe. And magbigay lamang kayo ng suggestions sa kung ano pang gusto nyong i-video natin. So eto guys, meron tayong nachambang unit. Pinahiram sa atin ni Ate Nobem. Maraming salamat sa iyo. Shout out Ate Nobem. And again, this is my mom's vlog. Thank you for watching.